Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung question, may nakukulong ba sa utang? Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung common questions, lalo na yung mga pala-utang. May nakukulong ba sa utang? Yun ang common questions. And good news sa mga pala-utang, walang nakukulong sa utang. Kasi nakalagay po yan sa ating saligang batas. No person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ibig sabihin, walang tao na pwedeng kulungin, maging criminally liable dahil hindi siya nagbayad sa utang. Itong batas na ito, actually copied po natin ito sa mga Amerikano. Nag-start po ito noong 19th century. Kasi dati, yung mga mayayaman nagpapautang, tapos pag hindi ka nakabayad sa utang, pinapakulong as a substitute sa bayad ng utang. So, daming nakukulong ng panahon na yon. So, sabi ng Korte Suprema ng Amerika, barbaric daw yan, inhuman daw yan. And kinapi po natin yan dito sa Pilipinas. That is why, walang nakukulong sa utang. Paano naman yung cheque na tumalbong? May makukulong ba? Of course, iba yon. Kasi makukulong ka hindi dahil hindi ka nagbayad sa utang. Makukulong ka kasi nag-issue ka ng cheque na wala namang laman. Pangalawa, itong issue naman about credit cards. May makukulong ba kung hindi ka nagbayad ng credit card? Iba naman yung sa credit card kasi may batas po sa credit card. Sabi doon, kung hindi mo sinabi sa credit card company kung nagbago ka na ng work, bago ka ng opisina, bago ka na ng tirahan na iba sa nakalagay po sa application mo, and may utang ka na more than 10,000 pesos, may intent to defraud ka. Ibig sabihin, you can be criminally liable for estafa on the ground na may intent to defraud ka kasi hindi mo sinabi sa company na nagbago ka na ng tirahan, nagbago na yung email address mo, nagbago ka na ng work. So, ibig sabihin, may intention ka talaga na hindi bayaran ang company. So, in this case, hindi ka makukulong sa dahil hindi ka nagbayad sa utang. Makukulong ka dahil sa panluloko mo. Same also with estafa. Iba yung estafa sa utang. Kasi yung estafa, may concept dyan na word na fraud. What is the fraud? Panluloko. Ibig sabihin, hindi ka makukulong dahil hindi ka nagbayad sa utang. Makukulong ka dahil sa panluloko mo. Iba po yan sa pagbayad ng utang. But if you're in good faith, umutang ka lang, nahirapan ka sa pagbayad ng utang, yan, hindi ka makukulong. Kasi very clear po ang ating saligang batas, hindi ordinary law. Yung ating talagang saligang batas o yung constitution ng Pilipinas, very clear. No person, walang tao na makukulong dahil lang sa utang. Dahil, in other words, hindi pwede nakulungin ka as a substitute sa pagbayad mo ng utang. Kasi pinagbawal po iyan sa ating saligang batas. For more information and for free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And of course, please like, share, comment sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, huwag niyo pong kalimutan mag-share and mag-comment, lalo na po sa YouTube page po natin. Please subscribe po yung YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po.